Dan mogen ze minder die. Paano may kita wala ng viewer? Ayan. Blessed morning po sa ating lahat. Isa pong magandang araw ang akin pong ipinaparating sa ating pong lahat na nakikinig ng mensaheng ito. Dalangin po ng aking puso sa Panginoon nawa ay makarating ito sa lahat ng pwedeng maabot ng mensahe ng Lord. Sapagkat alam ko po hindi po ito aking mensahe. Ito po ay mensahe ng Diyos, kaya ang akin pong dalangin na huwag ang mensaheng ito'y makarating sa napakaraming tao. Dahil alam ko po, pag ito ay galing sa Diyos, kailangang marinig ng tao. Magandang umaga po sa mga taga-JA1 UAE. Yan, JA1 UAE. JA1 Abu Dhabi. JA1 World Dubai. Yan po ay... nakatutok ngayon ang JA1 Abu Dhabi at ang JA1 Dubai. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, tayo pong lahat ay patuloy na natumutok at damhin po natin ang presensya ng ating Diyos na buhay sa oras na ito. At alam po ninyo mga kapatid, ang pagsapit ng COVID-19 na ito ay talagang medyo nakakatakot. Yan. Talagang lahat ng tao ay dumanas ng mga tanong na sabi nga ay pandemic. Lahat ay kandidato na magkaroon ng ganitong at makapitan ng virus na ito. Pero ako po ay dumalangin sa Lord. Sabi ko, Lord, since kayo po ay tinubos nyo kami at iniligtas kami bunga ng pagmamahal ng Diyos, kami po ba kaya ay maaaring makaligtas sa pandemic na ito? At ako po nanalangin. At ang nakita ko po mga kapatid is ganito. Ito po ay nagsimula noong December 31 at ngayon, hanggang ngayon ay patuloy na nanalasa ang sakit na ito. At nung akin pong tinitingnan sa latest update, nakita ko po na meron na pong mahigit na 2 milyon ang apektado ng sakit na ito. At sa loob ng 4 na buwan, ay tinataya na
180,784 ang namatay na. Apat na buwan pa lamang. Ngayon, may nagsasabi na ang gamot, ang posibleng gamot na maaaring ilunsad o gamitin ng tao ay maaari lamang sa maikling panahon ng isang taon at kalahating taon ang kailangan para magkaroon ng gamot. Iniisip ko kung ang 100 kung isa't kalahating taon, napakarami pang tao ang pwedeng mamatay. Ay dahil iniisip ko, kung 180,000 na mahigit sa loob ng apat na buwan, sa isang buwan naaabuti ng 45,000, at sa isang araw, 755 people ang namamatay. Napakatindi ng sakit na ito. Kaya sabi ko, Lord, wala pa po bang gamot dito? At alam po ninyo mga kapatid, akin pong sinaliksik ang Biblia at nakita ko po, meron palang tugon ang Diyos sa lahat ng sakit at karamdaman. Meron po. Kaya ang mensahe po ng atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan kong ang reseta ng Diyos. Yan. Reseta po ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sa oras pong ito, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod, O Lord God, na daluyan ng iyong revelasyon, ng iyong kapahayagan, O Lord God, sapagkat alam po namin, Panginoon, ang tao ay nangangailangan ng kasagutan. At Lord God, sa oras na ito, alam namin, O Lord, na ikaw ang dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat at walang sakit at karamdaman na pwedeng tumapat sa iyong kapangyarihan. Kaya naman, O Lord, ikaw ay aming pinapasalamatan. Ikaw ay aming dinadakila sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin pong mga minamahal mong anak, O Lord. Lord, sa oras pong ito, nawa ang iyong mensahe, O Lord, ay magkaroon at bumago sa buhay ng bawat tao na makakarinig. Inihahandog ko po, Panginoon, sa iyo ang mga sandaling ito. Ang mga technology na ito, O Lord God, inihahandog po namin sa inyo, O Lord God, na huwag gamitin mo for the declaration of your words, O Lord God. At sumapit nawa sa puso at isipan ng bawat taong nakikinig ang kaunawaan na ikaw ay may inihanda na bago pa lalangin ang mundong ito. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus and by the power of the Holy Spirit, ako po ay nagpapailalim sa iyong kapangyarihan. Let your will be done, and let the anointing, the wisdom, and knowledge for me to use the demonstration and declaration of your word mangyari nawa, Panginoon, na maunawaan ito sa simpleng kapahayagan na makapagbago ng aming pong mga buhay. Patuloy na kami magtitiwala, patuloy kami mananangan sa iyo at sa iyong mga pangako, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Yan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ay ang mga doktor po at mga scientist ay nagtutulong-tulong na sa pagtuklas ng gamot. Kaya nga lamang po ay ongoing pa at hindi pa nakakatuklas. Pero nung isang araw po, ang Lord ay nagbigay sa atin ang kapahayagan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nakita ko po ang mensahe ng Diyos. At ito po ngayon ang i-share ko sa inyo sa umaga pong ito. Yan. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa original na disenyo ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yan. Alam po ninyo, ang tao, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos, fearfully, wonderfully made. Yan po ay hindi basta-basta. Talaga pong ang pagkalikha sa atin ng Diyos ay pinag-isipan ng Diyos. Pinag-isipan po. Ang matalinong Diyos ay nag-isip, nag-disenyo, nag-program ng ating katauhan. At mga kapatid, kung susundin ang original design ng Diyos sa buhay natin, walang sakit ang pwedeng pumatay sa katauhan ng tao.
At yun po ang nangyari, di ba? After the fall of man, nakikita po natin na nakapasok itong mga sakit at karamdaman sa ating buhay. Pero doon na po ba ito titigil? Kaya nga sabi sa Biblia, pag kinain mo ang bungang ito, ikaw ay mamamatay. Ang salitang mamamatay is future. In a future tense, mamamatay. Kaya nga, namatay, mamamatay, at namatay. Yan. Ang sabi doon, mamamatay. Pero yun ang kinain po, hindi po agad namatay. Di po ba? But there is a tendency na ang tao, ang masterpiece ng Diyos, ay sabi, mamamatay. Doon po yung fall of man na sinasabi po natin. Kaya, mga kapatid, sabi ko, Lord, napakatindi pala ng pagkakalikha mo sa amin. Alam po ninyo, ako po ay, ang akin pong natapos na pinag-aralan, ay about the engineering po. Nasa field of engineering po ako. Pero, naka-incline po, mga kapatid, ang aking gusto sanang pag-aralan ay about the human body. The anatomy of man. Bakit po? Kasi, nakita ko po, habang pinag-aaralan ko po ang parte ng tao, nakikita ko po, mga kapatid, ang kadakilaan ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, kung titingnan mo at aaralin mo ang pagkakalikha ng Diyos sa bawat parte natin mga tao, mga kapatid, you will be amazed. Hindi mo masukat maisip na ito pala ang tao. Kaya po mga kapatid, pansinin po ninyo sa field po ng medicine, mga kapatid. Bakit po kaya ang dami-daming mga discipline ng doktor? Merong mga cardiologists, merong mga neurologists, merong mga iba't ibang mga espesyalista. Bakit po? Ang tingin ko po siguro baka hindi kayang alamin ng isang doktor ang comprehensive system ng human body. Yan, kaya may kanya-kanyang specialista. Yan, mga specialist, yan. Kanya-kanya. Bakit po? Dahil sa sobrang tindi at complex and perfect design ng Lord sa human body. Sampulan po kayo mga kapatid. Dito po pa lamang sa inilagay ng Diyos na immune system sa buhay, sa bawat katawan ng tao. Napakatindi po. Napakatindi. Ang tindi ng immune system. Ang immune system po, yan po ay ika nga ang isa sa kanyang mga tungkulin sa ating katawan ay pangalagaan, ay protektahan, to restore, to repair, and to produce cells in our body. Kaya mapapansin nyo mga kapatid, pag tayo po'y nasugatan, bakit meron pong pagkakataon na ang sugat ay naghihilom? Aba, naghihilom po ang sugat. Bakit? That is the power of God. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin pong mga katawan. Ang power at kapangyarihan ng Diyos. Bakit po pag may mga sakit na dumapo sa atin, ang atin pong katawan ay nagkakaroon ng reaksyon at nagkakaroon ng mga paghakbang para protektahan ang ating mga sarili, ang ating mga katawan. That is the intention. That is the product of the intelligent design by our greatest creator. Di po ba? Ang sarap pong pag-aralan ng katawan ng tao. Kaya ako po, naniniwala po ako, yung pong mga nag-aaral ng about po sa ating pong mga katawan, at kung maiituo nila na ang katawan ng tao ay nilikha ng Diyos, hindi comes from evolution, sasambahin ng taong nag-aaral ang Diyos na buhay, sasambahin ng taong na nag-aaral ng Diyos na buhay ang ating Panginoon. Sasambahin po dahil matutuklasan nila na napakadakila at napakatalino ng ating Diyos na lumikha sa atin. Kaya ang akin pong pag-aaral ay napakatindi. Dahil po ang Diyos ay sabi, I am the great physician. Binanggit po iyan ng Lord doon po sa Exodus chapter 15 verse 26. Ang sabi doon, for I am the Lord who heals. Pansinin nyo, sa ibang mga salin, sabi, ang ating Diyos ay great healer, great physician.
Pag ang physician po mga kapatid, ay yan ay doktor. Ang mga doktor po sa ating kapanahunan, pag ikaw ay may sakit, re-resetahan ka. Yan. Ang maganda po mga kapatid sa ating pong kapanahunan, pag tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman, ay gustong-gusto po natin magpa-doktor. Yan, punta agad sa doktor, pa-check up. Ito na ang problema. Pag tayo ay binigyan ng Diyos ng reseta, ng prescription, kakaunti po ang mga sumusunod. Kaya pag nakaramdam ng kaunting kaginhawaan sa katawan, hindi na inuubos ang gamot. Ang sasabihin sa sarili, magaling na ako. Pero mga kapatid, ang Diyos sa ating pong kapanahunan ay nagbibigay ng prescription. Nagbibigay po at nagbigay ng reseta sa atin bilang panuntunan natin para tayo ay patuloy na mabuhay, para tayo ay patuloy na hindi magkasakit. Mga kapatid, sasabihin ko na po agad sa inyo, ang disenyo po ng katawan ng tao, wala pong mga bagong sakit. Kahit pa ay bago, kahit pa yan ay lumang sakit, mga kapatid, kaya tayong protektahan ng idinisenyo ng Diyos sa ating katawan. Ito pong COVID-19. NCOV yata po ito. Pag sabi Nobel. Pag sinabi pong Nobel, ito po ay bago. Kaya pag sinabi pong bago, takot na takot po ang mga tao. Bakit? Ay wala pang gamot na naiimbento, na natutuklasan para dito. Wala pang gamot. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang original na design ng Diyos, may kapasidad, may capability ang immune system natin na kahit anong uri ng sakit, mag-a-adjust ang ating immune system para makapag-generate ng bagong antibodies sa mga bago at kahit na anong uri ng sakit. Bigyan po natin ng pansin yung tinatawag natin na immune system, particularly the white blood cell. Yan. Yung white blood cell po, mga kapatid, dahil ako po ay mahilig nga po diyan sa pag-aaral na yan, pero hindi po ito masyado eksakto, pero ipaparaphrase ko lamang po yung aking pong mga naunawaan dito sa white blood cell na ito. Ito pong white blood cell na ito, ito po daw yung soldier o kaya ay mga sundalo ng ating katawan na pag meron pong nag-trespassing sa ating katawan, itong white blood cell na ito ang agad na pupunta at susugpuin ang lahat ng hindi taga rito sa ating katawan, particularly yung mga pathogen, antigens. Yan po ang pinagmumulaan ng mga viruses at saka ng mga bakterya sa ating katawan. Mga kapatid, ang function po ng white blood cell mainly ay meron po yung tinatawag na cell. Nagpo-produce po sila ng cell sa ating katawan. Mamaya didiscussin natin yan kung paano ang sinasabi ng Diyos, kung bakit ang Diyos nagreseta ng ganito. Meron po tayong tinatawag na white blood cell, isang B cell at saka isang T cell. Ito pong B cell nagpo-produce po ng antibodies. Ito naman pong T cell, yan po ang pag may foreign bodies na nakapasok sa ating katawan, agad ay susugudin ito. At pag susugudin niya, pag yan nakita niyang bago, makikita niya, ito po ay may memory na magsasabi sa B cell, sa production ng white blood cell, sabi, ito ang bagong sakit na natuklasan ko. Mag-generate ng bagong antibody sa bagong sakit na pumasok sa katawan. Mga kapatid, perpekto po ang Diyos sa pagkalikha sa ating immune system. Yan. Perpektong perpekto. Kaya wala pong sakit ang pwedeng makapatay sa tao kung ang ating pong immune system ay kapareho ng original design na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan mga kapatid, huwag nating pababain ang ating mga immune system. Mamaya, didiscussin ko po ng kaunti kung ano ang mga bagay, ano ang mga ginagawa natin kaya bumababa ang ating mga immune system. Mga kapatid, lahat po ng mga pasyente ng COVID-19 sa kapanahon ng ito, isa lamang po ang dahilan kung bakit sila ay nakaratay o kung bakit sila tinamaan ng na-infect ng virus na ito. Isa lamang po, bumagsak ang kanilang immune system, hindi kayang ipagtanggol ng kanyang immune system ang kanilang katawan. Pero pagbabalikan natin ang original design ng Diyos sa ating buhay, kayang-kaya labanan ang anumang uri ng sakit na kasalukuyan at mga darating pang sakit. Kaya mga kapatid, pansinin ninyo, pag ang inyong body system ay na-immune na sa isang sakit,
nalabanan na iyan ng ating antibodies, alam po ninyo, pag dumating uli itong sakit na ito, alam na ni antibodies kung ano ang gagawin at ilalaban sa sakit na ito. Kaya pag mga tarangkaso-rangkaso, alam na yan. Alam po ninyo na pag-obserbahan ko, ang mga sakit po, normally, ang ginagamot po sa atin ng mga doktor at ng mga gamot ngayon ay ang mga symptoms ng mga sakit. Pero alam po ninyo, ang original na nagpapagaling sa atin ay ang ating immune system. Bakit? Ang immune system po natin, siya ang lumalaban sa lahat ng sakit. Kaya pagbagsak ang ating immune system, mga kapatid, nagkakasakit po tayo. Nagkakasakit po tayo. Kaya ang una nating dapat gawin ay siyasatin natin, alamin natin kung ano ang nagpapalakas at nag-i-improve, nagbabalanse ng ating immune system. Yan. Sa oras pong ito, mga kapatid, idideklara ko na, ito po ay hindi ko na-inventong gamot. Natuklasan ko po itong gamot sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay maniniwala, mga kapatid, kahit COVID-19, lahat ng sakit, hindi uubra sa gamot ng Panginoong ito. Yan. Magdududa na ang iba sa inyo, but it's up to you. Hindi po ito aking gamot. Gamot ito ng Diyos. Reseta ito ng Diyos. Ito na po, ang gamot ng Diyos, ang reseta ng Diyos na ibinigay sa atin. Yan. Babasahin ko po at ito po'y natagpuan po natin sa Aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 22. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa iyong pandinig. Ingatan mo sila sa ikabuturan ng iyong puso, sapagkat ang mga nakakatagpo sa kanila na ang itong buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ulitin ko yung verse 22. Sapagkat ang mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Basahin ko po sa Ingles. My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart. For they bring life, to those who find them, and healing to their whole body. Mga kapatid, antindi. Ito pong pag sinabi po, mga kapatid, na healing sa Hebrew word, sabi doon sa kwan, healing to your whole body, ang ibig sabihin po ng healing, it is the medicine to your whole body. Mga kapatid, ang sinasabi dito ng Diyos, ang gamot na ibinigay ng Diyos sa atin ay walang iba kung hindi ang kanyang salita. Yan. Marami ngayon ang magdududa. Marami ngayon ang magkasabi, ay alam ko naman ang salita ng Diyos. Bakit yung may mga tao, nabasa na ang Bible from Genesis to Revelation, ay bakit nagkakasakit pa? Mga kapatid, lilinawin ko po. Ang sabi po dito ng Biblia, at sa dito sa gamot na ito, Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, ay ganito po ang sabi. Ang sabi po ay, my child, pay a reseta ng Diyos dito. Ang sabi, meron akong ibinigay na makakapagpagaling o gamot sa lahat ng sakit ng iyong katawan. Ano yon? Ang sabi ay ang kanyang salita. Ang isang tao, ang isang Kristiyano, na marunong magbigay ng attention sa salita ng Diyos, yung marunong makinig sa salita ng Diyos, yung hindi inaalis ang kanyang paningin sa salita ng Diyos at marunong ilagay ang salita ng Diyos sa kanyang puso, ito po ay nagdadala ng buhay sa mga ito. At ito din po ang nagpapagaling medicine, gamot sa lahat ng uri ng sakit ng ating katawan. Yan. Pansinin ninyo, mga kapatid. Sabihin sa atin sabihin ng iba nating mga kapatid, ako po ay nagbabasa at nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, when we are doing and reading the Word of God,
ang salita po ng Diyos, pag yan ay binasa po lamang natin, mananatili po yan sa ating isipan. Kailangan po ang hinihiling at sinasabi ng Diyos, pay attention. Yan. Tingnan mo, pag sinabi ng Diyos na pay attention, it is undivided attention. Ibig sabihin, hindi pwede ditong ako'y nagbabasa ng salita ng Diyos habang ako'y nagluluto. Ako'y nagbabasa ng salita ng Diyos habang ako'y nanonood ng pelikula. Mga kapatid, pag sinabing pay attention, you are totally focused. You are totally looking, concentrating on the Word of God. Kaya mga kapatid, maraming mga tao, hindi masyadong epektibo ang salita ng Diyos sa kanila kasi binabasa lang nila. Kailangan mga kapatid, marunong ang tao na mag-meditate ng salita ng Diyos. Yan, meditate na. Ito po, ang limit ko pong sabihin sa JA1 Abu Dhabi. Nabanggit ko na rin siguro sa JA1 Board Dubai na kailangan natin i-meditate ang salita ng Diyos. Paano po natin i-meditate ang salita ng Diyos? Ang pagtuloy pong pag-meditate ay mahihalintulad po natin sa ikinikilos po ng baka. Yung baka po, cow, sa English. Ang baka po, pansinin ninyo, pag yan po ay isinuga o dinala ng isang pastol sa sugahan, doon sa maraming damo, ng umagang-umaga pa lamang, ang ginagawa po ng baka ay kain ng kain ng damo. At pag mainit na ang araw, tirik na ang araw, ipinapasok na po yan ng kanyang pastol doon po sa isang malilim na lugar, sa ilalim ng mangga o sa ilalim ng puno ng anuman. Pagkatapos pansinin po ninyo, habang nakaupo ang baka at napapansin ninyo na wala ng damo sa kanyang paligid, ang baka po patuloy pa rin sa pagnguya. Ganun po dapat ang pagme-meditate natin. Kaunti pong kalaman, kung pag-aaralan po ninyo ang katawan ng baka, ang baka daw po, according dun sa mga nag-aaral, ay ang kanila pong tiyan ay may apat na compartment. O sabihin daw ng iba, ay apat daw ang tiyan ng baka. Yung kinakain damo, nilulunok lang na nilulunok, hindi nila masyadong inunguya. Pagkatapos, pag sila ay naroon na sa kanilang pahingahan, doon nila ilalabas muli ang kanilang kinaing damo at doon nila ngunguyain. Ngunguyain. Doon nila nilalasap ang lasa ng damo. Doon nila pinalalabas sa kanilang mga bibig ang chlorophyll ng damo na nagbibigay ng sustansya sa kanilang katawan. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, habang ating binabasa, na-i-store sa ating kaisipan. Pero ang sabi ng Lord, huwag lamang sa isip natin ilagay. Kailangan ibaon natin ito deeply into our heart. Let the Word of God ay pumunta sa ating puso. Ang lahat ng pangako ng Diyos, ito daw po sabi sa ating binasa, ito daw po ay buhay at gamot sa lahat ng uri ng sakit ng katawan ng tao. Yan. Kaya kailangan po marunong po tayong mag-meditate. Paano po ba ang pag-meditate talaga, mga kapatid? Ang pag-meditate, mga kapatid, hindi lang head knowledge. Kailangan dinidibdib. Kailangan inilalaman, isinasa puso ang mensahe at kapangyarihan ng salita ng Diyos. At pag yun po ay nakapasok na sa ating puso, mga kapatid, the power of the Word of God ang patuloy na kikilos sa ating mga katawan. Mga kapatid, pagkulang po tayo sa Word of God, pansinin ninyo, ang ating pong katawan, we are the tripartite being. Body, soul, and spirit. Sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 4:4, ang sabi po doon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na numumutawi o lumalabas sa bibig ng Diyos. Pansinin ninyo ng maigi ang salitang ito ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang buhay ng tao, mga kapatid, ay ibabase lamang natin sa mga pagkaing pumapasok sa ating buhay, kulang po ang ating buhay.
Hindi yan tayo mabubuhay lamang dyan. Kaya marami naman matay pag puro pagkain lang, puro pagkain. Kailangan po ang disenyo ng Diyos sa tao, may kinakain tamang pagkain at may pagkain din na salita ng Diyos na pumapasok sa ating katawan. Di ba? Yun ang sabi eh. Kaya pag walang pumapasok na salita ng Diyos sa ating katawan, sakitin ang tao. Maraming sakit. Pero sa panahong ito, mga kapatid, I am telling you, I'm not just only informing you, but the intention of this message is for you to transform your life, even your lifestyle, by adding this prescription, by adding ang mga reseta ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, mga kapatid, kung may dakilang nakakaalam ng tungkol sa ating katawan, walang iba yan kung hindi ang Diyos na lumikha sa atin. Ang salita ng Diyos ay buhay. Yan, kung ikaw ay nag-aagaw buhay na, mag-meditate ka ng salita ng Diyos, papasok ang buhay dahil sabi dito, this is life to the one who are seeking. Kung ikaw ay naghahanap, kailangan mo ng buhay. Kailangan mong mag-meditate, kailangan mong papasukin ang salita ng Diyos sa buhay mo. Dahil pag nagkulang ang salita ng Diyos sa buhay mo, nagkakaroon, hindi masyadong masusuportahan ang ating buhay. Naalala ko ang aking na-meditate kahapon, nung ako'y patapos kong mag-pray, ako'y nag-meditate, at ang na-meditate kong salita ng Diyos ay sa Awit, chapter 54, verse 4. Ang sabi, surely, my God is my help, and the Lord is the one who sustains me. Yan, antindi. Ang Diyos daw po ay laging sa atin tumutulong. At ang Panginoon, ang patuloy na gumagawa to sustain us. Ano ibig sabihin ng sustain? Para sa akin pangunawa, iniisip ko, ang dating sa akin ng mensaheng ito, ang Panginoon, ang patuloy na nagpapahintulot para tayo'y mabuhay. At mangyayari lamang yan kung ang Panginoong Hesus, kung ang salita niya, ang salita ng Diyos ay papasok sa ating mga puso at isipan. Meron ba po isang salita ng Diyos na gusto ko pong ating nadalhin sa inyo pong kalaman? Ito po ay tinatawag natin na sa Awit chapter 1 verse 1-3. Allow me to read, mga kapatid. Oh, the joys to those who do not follow the advice of wicked, or stand around with sinners, or join with mockers, but delight in the law of the Lord, meditating it day and night, meditating it day and night, they are like trees planted along the riverbank, bearing fruit its season, their leaves never wither, and they prosper in all they do. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia. Sumusuporta ito sa sinasabi ng Diyos na ang salita ng Diyos ay ang gamot natin sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Tingnan ninyo, pag ang isang tao daw po ay babad sa salita ng Diyos, yung laging nagme-meditate ng salita ng Diyos araw at gabi, siya po ay natutulad sa isang puno na nakatanim sa malapit sa batis, na kung saan sagana sa nutrients ang kanyang mga ugat, sagana sa tubig ang kanyang mga ugat, at nandoon ang sabi ng Biblia, hindi po nanalanta ang kaniyang mga dahon, nananatiling sariwa, hindi kayang kainin or pusain ng mga peste kung hindi nananatiling sariwa ang kanyang mga dahon at namumunga sa kapanahunan. Mga kapatid, sino dito lagi na gusto laging sariwa ang kanyang buhay, ang kanyang katawan? In order for you, para laging fresh, para laging matibay ang katawan ng ating mga katawan, we need to have the proper meditation of the Word of God sa ating pong buhay. Itanim po natin ito ng malalim. Mga kapatid, nung nilikha po ng Diyos si Adan at Eva, ano po ang ginamit ng Diyos? Ang ginamit po ng Diyos para likhain ay ang kanyang salita, ang kanyang wika.
Bakit naman? Ang sabi niya, liktain natin ang tao according to our image and likeness. Ang sabi ng Diyos, kumuha siya ng alikabok at hinulman niya at hiningahan. Alam po ba ninyo kung paano nilikha ang alikabok? Nilikha ito sa pamamagitan ng salita. Yan, kaya maganda mga kapatid, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Meron po akong babasahin sa inyo at kayo'y magugulat. Dito po sa John chapter 1, verse 1-3, at diligtangan natin hanggang 14. Sabi, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him. Lahat daw po ng bagay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. And nothing was created except through Him. Yan. Walang nilikha kung hindi sa pamamagitan niya. At dito po sa verse 4, the Word of God gave life to everything that was created. Ang nagbibigay po ng buhay sa lahat ng nilikha ng Diyos ay walang iba kundi salita ng Diyos. Di po ba? Bago, tingnan natin doon sa verse 14. So, the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory of the Father's one only Son. Mga kapatid, ang tinutukoy po ditong salita na sa kasimusimula ang paikasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ang kadahilanan para likhain ang mga bagay-bagay at ang lahat ng nilalang. Mga kapatid, ang salitang ito, the verbo ay nagkatawang tao. The Word is the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, when we are meditating the Word of God daily, pinapapasok po natin sa ating katawan, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos na kung saan ay may lalang ng lahat ng bagay. The one who is behind the creation. The Word is the power to create. Walang ibang bagay na nilikha maliban sa salita ng Diyos. Isipin po ninyo, anong sakit ang pwedeng tumalo sa kapangyarihan ng Diyos? Wala po. Walang pwedeng tumalo. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, pag ikaw na Kristiyano ka, ay hindi marunong magpahalaga, ilagay mo dapat to your top of priorities, sa pinakamataas na prioridad, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, makakasumpong ka ng gamot sa lahat ng uri ng sakit na pwedeng dumapo. Ang mga darating pang mga sakit, kayang talunin ng ating antibodies kung ang salita ng Diyos ay nasa sa ating katawan. Meron pa po akong ipapaliwanag sa inyo. Ito po mga kapatid, ay unlimit-limit kong sinasabi. Natuklasan ko po ang salitang ito, natuon ang aking pansin sa salitang ito, that was 2014 July when I was in UK sa London po. Ako po yung na-invite doon sa JA1 London na magturo, magsalita sa kanilang anniversary. Napansin ko po ang ibinigay sa akin ng Lord ay salitang ito sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ito po ang sinasabi. For the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and the spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desire. Mga kapatid, ang tindi, ang salita ng Diyos po ay tumatagos even sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu at sa kasukasuan ng buto at tumataho na iniisip at nilalaman ng isip ng tao.
mga kapatid, lagi kong sinasabi at alam ko sa ulado na ninyo ito at naririnig sa akin, bone marrow. Ano po itong bone marrow na ito? Kung aaralin po ninyo ulit ang medical science, mga kapatid, ang bone marrow ay matatagpuan po natin sa our skeletal system. Yan. Sa ating pong mga buto. Sa ating pong mga buto, meron po din ang tinatawag na utak ng buto. Alam po ba ninyo ang purpose ng bone marrow? Ang bone marrow po ay responsible to produce the blood cell. Yan. Iyan po ang pumuproduce ng blood cell. Red blood cell at white blood cell, mga kapatid. Itong binanggit ko kanina sa inyo, ito po ang may kinalaman sa atin pong immune system. Pansinin ninyo mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos sa ating body system, kaya mahina ang ating immune system. While we are meditating the Word of God, we are allowing the power of the Word of God, we are allowing life to enter in our life, we are allowing the power of the Word who created us, mga kapatid. At pansinin ninyo, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay doon pumupunta sa bone marrow, which is factory of cells ng ating katawan na ipinuproduce araw-araw. The regeneration. Pansinin ninyo, ang Panginoong Hesukristo, pag tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos, naruroon sa ating bone marrow at nagsasabi, ito ang iyong i-produce. Antibodies na ito ang i-produce mo para sa sakit na ito. There's somebody, the Lord of God, the Word of God, the Lord Jesus Christ, is commanding our bone marrow to produce or to create something that produces life. That produces something to sustain life. That produces something to fight any pathogen, to fight any antigens, viruses, bacteria, lahat ng uri ng sakit. Ipangalanan mo na at sasabihin ko sa iyo, the original design of God's intelligence creation, kayang suportahan ang buhay laban sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Ang kulang po sa tao ay ang pagninilay-nilay ng salita ng Diyos habang ito ay pumasok sa kaibuturan ng ating puso at nandoon na umabot sa ating mga kasukasuan ng buto. And believe me, maaari nga sabihin nyo, Pastor, spiritual yan. Masyado tayo nagtitiwala sa mga doktor. Hindi masama yan. Pero sasabihin ko sa inyo, ang doktor, nadidiscovery lamang nila ang system ng ating mga katawan, kaya sila nakakapagbigay ng gamot. Pero ang Diyos, ang talagang nag-design ng ating katawan, kaya alam niya kung ano ang dapat sa ating katawan. And God is telling us and reminding us today, at sinasabi ko po sa inyo, ang sabi, anak ko, makinig ka sa aking salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking wika. Huwag mong hahayaan na mawala ito sa iyong paningin. Ingatan mo sa sila sa ikabuturan ng iyong puso sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. This is the medicine of God. Matagal nang na-create ng Lord ang gamot na ito na nababaliwala ng tao. Mga kapatid, imaginin mo kung sa bawat araw na nag-generate ng blood cell ang dugo mo, ang Panginoong Jesus naroon sa iyong bone marrow. Anong klaseng cell ang inirer, ang pinuproduce nito to support your life? Ang dalangin ko sa oras na ito, bigyan ang lahat ng mga nakikinig ng kumpletong kaunawaan. Let the Holy Spirit be with you to enlighten your mind for you to see what God is trying to tell us. Matagal nang merong gamot para sa lahat ng uri ng sakit ng tao. Yung COVID and COVID-19, Nobel, bago daw yan. Oo, bago. Pero sa Diyos, luma na yan. Bakit? Kahit anong sakit na darating pa,
o sakit na meron na, may gamot na ang Diyos. Dahil ang gumagamot, ang pagpapagaling po ay hindi galing sa mga doktor. Ang pagpapagaling ay galing sa Diyos. Diba? Dahil ang ating katawan, nilagyan ng Lord ng isang sistema na kung saan ay kayang suportahan ang buhay ng tao regardless of any invaders, regardless of any attackers sa ating katawan. Ang atin pong katalinuhan ng Diyos na buhay, inilagay niya sa immune system to protect us. Kung pag-aaralan po ninyo ng masyado ang ating immune system, mababasa ninyo ang tinatawag natin na somatic hypermutation system. Ito po yung sinasabi, nagsasabi ko kanina, the T cell and the B cell ng ating white blood cell. Ang isa po ay nilalabanan ang lahat ng foreign bodies pagkatapos nag-a-adjust at sinasabi, ito, ang bago kong nakasugaw pa, itong bagong ito, COVID-19, alam po ninyo ang gagawin nito, mag-generate siya ng other antibodies specifically for the COVID-19. Sinong doktor at sinong kaninong katalinuhan sumapit iyan? Walang iba kundi sa Diyos. Mga kapatid, what God is trying to tell right now is for us to maintain our life. Yan. Pasok na po tayo sa application. Para po tayo ay hindi magkasakit, mga kapatid, kailangan po natin na magkaroon ng maintain and well-balanced system sa ating katawan. Unang-una, bakit po ipinagbawal ng Diyos? When we are meditating the Word of God, bakit ang sabi ng Diyos ay huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay? Sabi, huwag kayong masyadong mag-alala, huwag kayong matakot. Pansinin niyo, mga kapatid, pag tayo po ay sobrang takot, sabi ko sa inyo nung una, pag tayo takot na takot, ang ating pong katawan, ang ating brain, nagdidikta sa ating sistema. Sabi, shut off ang lahat, ang ibang mga sistema para masuportahan ang takot ng tao. So maglalagay ang brain natin ng mga chemicals from the brain, ng cortisol yata ang tawag doon, saka yung mga adrenaline na yan, para masuportahan. Pag lagi pong naka-present ang chemical na yan, marami pong function ng ating katawan ang nasa-shutdown at nagmamalfunction. Katulad halimbawa, ang nagre-regulate ng ating sugar sa katawan. Pag ikaw ay laging balisa ng mahabang panahon, nagkakaroon po ng sakit ang mga tao. Nagkakaroon ng malfunction. Hindi masyadong nagre-regulate ang iyong blood sugar. Tumataas ang iyong sugar. Yan. Pag ikaw ay laging takot at lagi ka nag-aalala, anong nangyayari? Tumataas din ang iyong blood pressure. Bakit? Ay kasi nga, hindi iyan ang disenyo ng Diyos. Kaya sabi, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Huwag kayong matakot. Ay ang sabi sa Philippians 4:4, magala kayong lagi. Magala kayo. Inuulit ko. Magala kayo. Yun ang sabi ng Philippians 4:4. Hanggang 14, basahin ko. Allah, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate all to do. Remember, the Lord is coming soon. Mga kapatid, kailangan po tayo magkaroon ng kagalakan. Dahil ang puso ng isang taong laging nagagalak ay nagsusuport ng buhay. Di ba? Pero yung mga taong laging mga nega, yan po yung mga inggit sa katawan, yan ang bumubulok sa ating buto. Yun ang sabi, nakakapagpabulok ng ating buto. Sabi sa Kawikaan chapter 14 verse 30, sabi doon, ang payapang kaisipan ay nagpapalusog ng katawan. O, inisipin ha, payapang kaisipan, nagpapalusog ng katawan. Ngunit, ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. O, sige, inggit pa more. Kaya mga kapatid, alisin po natin ang inggit at mga negative things sa ating buhay. Sa kapanahong ito, after when we are meditating the Word of God, itinuturo sa atin ng Diyos kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin in accordance to His original design sa ating katawan. Pag ikay nagme-meditate ng Word of God, sasabi, tuturuan ka ng Lord ng magbigay at humingi. Pastor naman, may COVID virus na nga. Gusto mo pang ituro ang pagbibigay at paghingi. Makinig ka. Ang ibig kong sabihin, matuto kang magbigay ng tawad at matuto kang humingi ng tawad. Pag ikaw, mga kapatid, ay hindi nagpapatawad, mga kapatid, pinapahirapan mo ang iyong sarili. Diba? Ang mga hindi nagpapatawad, sakitin, down ang kanilang defense body mechanism. Pag ikaw ay
hindi humihingi ng tawad at hindi ka marunong magbigay ng patawad, ganun po ang nangyayari. Negative po, hindi po iyon ang original na disenyo sa tao. Kaya mga kapatid, habang nagme-meditate ka ng salita ng Diyos, itinuturo sa iyo ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord sa kanyang salita, ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? Bakit pag mine-meditate natin na ibigin ang iyong kaaway, kailangan even ang mga nakasakit sa atin, kaya nating mahalin. Pag ganun po natin sinusunod dahil sa pag-meditate ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang ating buhay ay sumasang-ayon sa pagkakadisenyo ng Diyos sa ating buhay. Ang salita po ng Diyos ay talagang tunay na mga kagamot. Dahil sabi sa Awit chapter 107 verse 20, yung mga nagsusulat, Awit 107 verse 20, ang sabi, He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Mga kapatid, ang salita ng Diyos kaya isinend sa atin is for the word of God to heal us. At pigilin, ang sabi ito, snatching them from the door of death. Alisin tayo sa pinto ng kamatayan. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya ang purpose, sabi nga, You sent your word and healed my disease. Diba? Merong gayon sa Psalm chapter 107 verse 20. Kaya mga kapatid, ang pinakagamot sa lahat ng uri ng sakit, lagi ko itong paulit-ulitin dahil ayaw kong mawala, ayaw kong sayangin ang mensaheng ito. Ito pong mensaheng ito ay para sa lahat ng tao na may relasyon sa Diyos at gustong manatiling malusog at malabanan ang lahat ng uri ng sakit karamdaman. You need to learn how to meditate the Word of God. You need to learn how to meditate the Word of God. Put it to your main and most top priority, meditating the Word of God. Believe me, mga kapatid, you need to put that. Because the Word of God is the power of the creation. The Word of God is life. The Word of God is Jesus. The Word of God is the medicine sa lahat ng uri ng sakit sa ating katawan. Tuturuan ko kayo kung paano mag-meditate ng salita ng Diyos. Pag ikaw ay nagbasa ng salita ng Diyos, huwag mo lamang isipin. Ang gawin mo, sabihin mo. Katulad nung aking na-meditate, Awit 54 verse 4, ang sabi, Surely, the God is my help, and the Lord is the one who sustained me. Inisip ko, mineditate ko at ilagay ko sa aking puso, siguradong-sigurado na ang Diyos ang tutulong sa akin. Siguradong-sigurado dahil ang Panginoon ang magsusustain ng buhay ko. Sa araw-araw, mga kapatid, kailangan, you need to meditate the Word of God like a dosage of medicine that a physician is having in their prescription. Kaya mga kapatid, tatanda ninyo, itong gamot ng Diyos na ito, ang kaya maganda, hindi po pwedeng ma-overdose ang tao. The more na nagtetake ka ng gamot na ito, the more na gumaganda ang resulta sa buhay mo. Ang gamot na naiimbento natin ngayon, ano nangyayari? Pag na-overdose, yari. Pero ang kagandahan sa gamot ng Diyos, you will never be overdose. Dadami ang gamot at gumagaling pa ito para sa iyong katawan. At ang isa pa sa magandang sa gamot ng Panginoong Hesus, sa salita ng Diyos, the Word of God, the medicine of God, hindi po ito na-expired. They are new every morning. Lagi po itong fresh. Diba? Ang maganda pa sa gamot na ito, mga kapatid, wala pong side effect. Antindi po ng gamot na ito. Kaya mga kapatid, kaya lamang, may sinasabi ang Diyos. Ang gamot natin na nabibili at binireseta ng mga doktor, may sinasabi, take this 3 times a day. Ha? Kumain ka ng gamot na ito pagkatapos kumain. Kumain ka ng gamot na ito pagkatapos ng mga gumising, something like, this drug, this medicine is for external use only. This medicine is for internal use only. Maraming mga prescription at advice. Ngayon, ang sabi ng doktor sa atin, ang sabi ng ating dakilang magagamot ay ito. Joshua 1:8. Don't forget to meditate the Word of God day and night. Mga kapatid, huwag kang sasala sa pag-inom ng gamot ng reseta ng Diyos. Day and night. When you do that,
your life will be prosperous and victorious. Oh, di ba napakaganda? Napakaganda kaya mga kapatid. Lagi po nating ilagay sa ating isipan. Huwag po tayong sasala. Kailangan po inumin natin, mag-take tayo ng gamot ng Diyos. Hindi basta nabasa, kailangan pumasok ito sa ating puso at ito ang magpe-penetrate at ito po ang magdi-distribute sa lahat ng parte ng ating katawan. Pag ginawa mo yan, ikaw ay tatawagin na blessed. You are super blessed. Bakit? Kasi ikaw ay katulad ng punong nakatanim sa tabi ng batisan. And my dear brothers and sister, habang nagme-meditate ka ng Word of God, you are not simply studying the Word of God. You are living on it. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos, and ito ang gamot ng Diyos sa lahat ng laman. Mag-isip ka ng lahat pang mga darating. Kung ikaw ay walang COVID-19 ngayon, pag ikaw ay nag-umpisa na mag-meditate at nag-take ng gamot ng Panginoon, hindi ka makakaranas dapuan ng COVID-19. At kung ikaw naman ay may COVID-19 ngayon, this is what the Lord is telling you. Meditate the Word of God. Meditate the Word of God. Ang papatay sa virus na ito ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Do it. Sino ka man, ano ka man, kung nasaan ka man sa pangapanahon ito. If you meditate the Word of God day and night, isa pamuhay mo ito, isa buhay mo ito, pag nilay-nilayan mo ito, ito ang natatanging gamot para tayo mabuhay laban sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mga kapatid, one thing more. Sa Biblia, habang magme-meditate ka ng salita ng Diyos, sasabihin din sa iyo ng Diyos kung ano ang mga bagay na hindi dapat kainin. Katulad halimbawa, kung ikaw ay mataas na ang iyong sugar, ay kain ka pa rin ng kain ng matatamis, winawasak mo ang iyong katawan. Winawasak mo ang templo ng banal na Espiritu Santo. Kung ikaw ay mataas ang kolesterol, kain ka pa rin ng kain ng mga maalat o kaya yung mga matataba at mamantika, yung mga baboy na lechon, pamutok, batok. Mga kapatid, you are allowing things, your food, to destroy your body. Kung ikaw man ay naninigarilyo, pinapahina mo ang immune system mo. Kung ikaw man ay sugapa sa alak, pinapahina mo ang immune system mo bago hihingi ka ng himala. Mga kapatid, ang nangyayari po sa atin is ganito. Nung mga unang panahon, ang mga itinuturo po sa atin is how to be prosper, how to prosper our life. Hindi masama yun, napakaganda dahil yun yung nasa Biblia. How to be blessed, maganda po yun. Pero tayo pong lahat, hindi po tayo naging handa kung paano natin lalabanan ang mga sakit na neglect natin ang bagay nito. Balance life. Kainin ang dapat kainin. Huwag po kayo gumaya dun sa ibang mga tao na magluluto ng mga lechong kawali, lahat ng mga matataas sa kolesterol, bago sabihin, ipagpe-pray ko yan. Ganito. Sabi, Panginoon, alisin po ninyo mga kasama sa aking katawan. Tanggalin po ninyo ang kolesterol. Ay, hindi po dapat gayon. Nakakatawa kayo. Ako tawang-tawa sa inyo. Ay, bakit kayo bibili ng pagkain alam nyo masama bago yung Lord ng pag-aalisin ninyo? Mga kapatid, sinabi na sa atin ng Diyos, ang mga bawal na pagkain, huwag na ninyong kainin. Ay, ang gusto lagi ng tao ay maghimala. Ang Lord hindi maghihimala dahil ang sabi ng Lord na ituutos ko na sa iyo ang kailangan mo obedience, ang kailangan mo tunay na pagsunod sa aking mga salita, hindi himala. Ang himala ginagawa lang ng Diyos pag nakita ng Lord na dapat ay kahimahimala. Pero kung ikaw naman ay matigas ang ulo, huwag mo namang gawin ang Lord na konsentidor na Diyos. Na gusto ng Diyos, kakain ka ng mali bago mag-expect ka ng tama ang resulta sa katawan mo. That is the Paul's teaching. Kailangan mga kapatid, sabi ng Lord, ayun sabi naman ng Lord ay nilinis ng lahat ng Lord ang mga pagkain. Kaya yan ay mabutin lahat. Mga kapatid, one more thing. Baka sa inyo ay may nangangain pa ng dinugaan. Marami mga pastor ang ayaw magturo nito at baka daw ma-offend. Yan, ang ganda ng pagkakasabi ko. Baka daw ma-offend ang mga tao. Pero pag ikaw na pastor ka, hindi mo itinuro ang tama, may sasagutin ka. Mga kapatid, ito ang sabi. Ang nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain. Pero ang dugo, hindi po yan itinuring ng Diyos na pagkain from the very beginning. Kaya hindi po yan nilinis. Scientifically,
ay hindi po yan dapat kinakain dahil masama po. Naririyan po ang mga bakterya, naririyan po ang mga germs, naririyan po bago kakainin mo. Masama po yan sa ating buhay, sa ating katawan. Mga kapatid, one more thing. Kailangan po magkaroon tayo ng balanced lifestyle. Unang-una, ang pagkain po. Sino po dito ang matakaw? Ay, wala nang matakaw dito. Sino po dito ang mahilig kumain ng kumain? Yung parang overeating. May napag-aralan din po pala ako, pag ikaw ay overeating, nasa-shutdown din po ang mga body system natin to support the digestive system. Kaya pag ikaw po ay, mga kapatid, ay busog, minsan pag busog na busog ka, kahit ako'y nag-preach, hindi mo maintindihan. Bakit? Naka-shutdown ang iyong pandinig. Hindi mo marinig. Kaya pala, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, paminsan-minsan, mag-fasting ka. O hindi pala paminsan-minsan, maging regular sa iyong lifestyle when you fast. Diba? Mag-fasting. Kaya mga Kristiyano, dapat nagpa-fasting. Nung aralin ko po anong benefits ng fasting sa ating katawan, when we are fasting, inaalaw ang ating katawan to make a rest. Nakakapagpahinga po ang ating katawan sa pagda-digest ng ating mga kinakain. And during that time, our body is allowing to focus doon sa mga bagay na kulang sa ating katawan, like our immune system. Kaya tumataas ang ating immune system when we are in fasting. Yan. Napakatindi, mga kapatid. Kaya meron pong mga sakit na nangyayari ngayon. Kung mapapansin nyo sa hospital, ikaw ay may sakit. Ang doktor, papupuntahin ka sa hospital. Ang gagawin lang sa iyo ng doktor, gugutumin ka lang. Lalagyan ka ng dextrose, gugutumin ka, hindi ka papakainin. Bago after few days, magaling ka na. So ano nangyari? Alam po ng doktor na kailangan lamang i-shut down ang ating digestive system para mag-focus ang ating katawan sa mga kulang sa ating katawan. Ayun, kung ganyan ang gagawin ninyo at kayo may sakit, huwag kayo sa hospital magpunta, sa hotel. Para mas masarap doon kayo magpahinga, huwag kayong kumain, nag-fasting kayo, at sigurado ako, there is a spiritual, there is a physical benefits na matanggap natin sa mga inuutos ng Diyos pag tayo ay naka-fasting. Di ba? Mga kapatid, may isa rin pag-aaral. Pag tayo po pala ay nananalangin, pray without ceasing, alam po ninyo ang nangyayari sa ating kaisipan. Ang ganda daw po ng pattern. May isa pong neurologist na nag-aral, na pinag-aralan niya ang isang buhay ng isang pastor. Sabi, ano pa nangyayari sa inyo? Ang ganda-ganda ng inyong immune system. Nung pinag-aralan po, when they are praying, in-injectan po ng dye ang kanilang utak, ang kanilang brain. Nakita po doon, ang ganda-ganda ng pattern ng isang tao na nananalangin, nakakonect sila sa presensya ng Diyos. At pag ang ating isip at utak ay maganda ang pattern, katulad din po yan ng ating katawan, ng muscle, habang nating in-exercise na kinukonek sa salita, sa pananalangin at sa presensya ng Diyos, nakukultivate po yan in the proper perfectness of our brain. Pag perfecto po ang ating kaisipan, ang ganda po ng takbo ng lahat ng system sa ating katawan, dahil ang ating isip ang command center ng ating katawan. Diba? Kaya huwag natin paglalagyan ang ating kaisipan ng mga basura, ng mga fake news, ng mga bagay na hindi mahalaga. Kaya nga sabi sa Biblia, ang ilagay nyo sa inyong isipan ay lahat ng bagay na kaaya-aya, lahat ng bagay na tama, lahat ng bagay na totoo, lahat ng bagay na kaibig-ibig. Diba? Huwag ninyong lagyan at sidlan ng inyong mga kaisipan ng mga bagay na hindi kailangan. Na pag yan po ay puno ng mga basura, mga kapatid, hindi tayo makapokus sa ating Panginoon, bumabagsak ang ating immune system. Kaya mga kapatid, praise and worship when you are connecting to God. Ang ganda-ganda na nangyayari sa ating katawan. Kaya mga kapatid, ng ating katawan, body, soul, and spirit, when we are doing the worshiping, giving praise and worship, reading the Word of God, and praying, mga kapatid, kumukonect po tayo sa ating Diyos na kapangyarihan, at naiitama, nai-align ang ating katawan and even our body system sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, inuulit ko, kung ayaw mong magkasakit, kung gusto mo ang iyong katawan ay katulad ng original design ng Lord, huwag mong iwawaglit ang salita ng Diyos sa iyong paningin. Huwag mong iwawaglit ang salita ng Diyos sa iyong pandinig. Ilagay mo, pag nilay-nilayan mo, aralin mo, pay attention to the Word of God. Pag may meditate ka ng Word of God, yun lamang ang gagawin mo. Hindi ka dapat multitasking pag ikaw ay nagme-meditate. Soul activity, solo lamang po ito. Yun lamang po ang gagawin. Meditate the Word of God. Wala kang ibang gagawin. Meditate the Word of God. Give the highest priority
to the Word of God and concentrate on it. Huwag kang mag-meditate ng Word of God pag busy ka. Mag-meditate ka ng Word of God na ang intention mo ay ang iyong pagninilay-nilay sa Word of God. Mga kapatid, sa oras pong ito, tayo po ay manalangin. I do believe na naibigay na sa inyo ng Diyos ang kanyang mensahe. The meditation of the Word of God ang reseta ng Diyos sa lahat ng uri ng karamdaman na sasapit sa ating mga buhay. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sa oras pong ito, kami po ay dumadalangin, O Lord God. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga mensahe at revelasyon na meron na po palang gamot sa lahat ng uri ng sakit karamdaman na ikaw ay iyong ibinigay. Kaya Lord, sa oras pong ito, our life will be transformed. Our life will be in according to the will of yours, Father, in the name of Jesus. Lord, hayaan mo kami matulad sa isang puno na nakatinim sa malapit sa batisan na kailan may namumunga sa kapanahunan ng aming mga daon ay hindi nalalanta at natutuyo, bagkos na nanatiling sariwa. Father, in the name of Jesus, huwag po kayo pumayag, Ama, na ang lahat ng nakarinig ng salitang ito ay babaliwalain. Dahil alam ko po, Panginoon, meron kang plano sa aming pong mga buhay. Ang manatiling malusog ang katawan at nag-iintay at gumagawa kung anong plano mo sa amin. Father, in the name of Jesus, I declare blessing, I declare anointing, I declare wisdom sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa na maunawaan ng tao, na maunawaan ninyo ang mensahe ng Lord that God has given us a medicine sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Father, to you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit, let the people of God says, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid, and live a healthy living with the meditation of the Word of God. God bless you.